Hello mga best, ako nga pala si Best Pro. Today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-upgrade ng NVMe SSD sa ating Acer Nitro 5 i5 na 12th Gen. So ito ang ating ilalagay. Yan, NVMe na Kingstone. So medyo malabo siya. So mamaya, papakita ko sa inyo ng malapitan. So nung nakaraang upload natin, gumawa tayo ng video tutorial kung paano mag-upgrade ng SSD na 2.5 inches. So ngayon naman, ito ang ilalagay natin sa ating bagong Nitro 5 na Acer. NV2 na siya. Okay? So, simulan na natin. So, mga best, ito ang ating Acer Nitro 5 na 12th Gen i5. So, huwag na nating patagalin. Buksan na natin. Baligtarin na natin. So, first step, syempre, tatanggalin muna natin lahat ng screw na nakapaligid sa ating laptop para matanggal natin itong cover niya. Okay? So, kuha lang tayo ng screw na sakto sa cross niya. Kasi madami ito masyado. Hanapin lang natin dyan yung tamang screw na gagamitin natin. So, balik rin natin para makuha natin yung nasa harapan niya. Okay guys, natanggal na natin lahat ng screw na nasa laptop. Pwede na natin siyang alisin. Gagamitan natin to ng card para hindi siya mapwersa. So ID na lang ang gagamitin natin para maingatan natin pag-angat ng kanyang cover. Umangat na siya, no? Dito na lang tayo maglalagay sa kabila. Yan. Okay, nabuksan na natin siya. Okay, so ito yung 512GB na NVMe niya. Nasa PCIe 1. Ito naman yung paglalagyan natin sa PCIe 2. Ito ang ilalagay natin. Kingstone na 1TB NVMe SSD. Kusan na natin. Okay. So, ito na siya guys. So, dito na ilalagay yung storage na SSD naman. Yung 2.5 inches na SSD. Pero, dahil latest na ang ating laptop, pwede na natin siya lagyan ng NVMe. Una, i-scroll lang natin to pataas. Yan, yung nakikita niyo yung screw na yan. Hanap tayo ng ibang kasukat niya. Ito, pwede na siguro to. Yan. Okay, so naalis na natin ang ating screw. Pwede na nating ilagay. So sasalpak lang natin siya dito. Ayan. Ayun. Ayan. Okay, so ganyan yung formation niya. Ngayon, ilapat lang natin yung screw. Saka natin ito ibababa. Okay? Okay, so alalay lang. So okay guys, nakaikabit na natin siya sa PCIe 2. Then, ito yung PCIe 1. Nandito yung OS natin. So, ganun lang kadali. Magkabit ng NVMe sa ating laptop. So, ngayon mga best, i-open na muna natin siya para ma-sure natin na tama ang pagkakakabit ng ating SSD. So, hindi na muna natin siya i-scoop. Babalik na rin lang natin. Okay. Para ma-open natin.
Delete lang natin ang F2 delete para mapunta tayo sa BIOS. Okay, and dito na tayo sa ating BIOS. Check natin kung nare-read ba niya yung pinilagay nating SSD. So dito guys, isa lang ang nare-read niya. So kailangan nating i-reboot kasi naka-unallocated pa to kapag bago. Okay? So exit na muna tayo. Check natin sa this PC kung nare-read ba siya. So, hindi siya nare-read, no? So, guys, una, punta lang tayo sa search. Type lang natin ang hard or hard disk. Lalabas na ang create and format hard disk partition. Okay, so, andito ngayon tayo sa disk management. Dito sa disk management, kung napapansin ninyo, meron tayong disk 0. Ito yung ating PCIe 1 o ang ating OS kung saan naka-install. At ito namang block na ito, ito yung unallocated na storage, ito yung 1 terabyte na kaka-install lang natin. Kaya hindi siya nade-detect kasi unallocated pa siya. I-right-click lang natin to. Then, click lang natin ang new simple volume para makapag-create tayo ng disk. Okay, click lang natin ang next. Then, dito pwede nyo hatiin ang storage na gusto nyo. So, sa akin, gusto ko isa lang siya o drive D lang siya para... Kasi dalawa na sila eh. Kaya okay lang na isang drive D ang i-create natin para sa lahat. Okay? So, next lang natin to. Then, assign the following drive letter. So, drive D siya. Next lang ulit natin. So, ito yung format. Huwag na natin baguhin yan. Dito sa volume label, pwede nating lagyan ng kung ano yung pangalan ang ating hard disk na to. Ang ating storage. So, gusto kong ipangalan dito ay data. Kasi puro data ang ilalagay ko dyan. Okay? So, pag napangalan na natin, pwede nating i-next. Then, finish. Yun guys, nakapag-create na tayo ng ating partition. Then, tignan na ngayon natin siya sa this PC. So, ito na siya guys. Ito na yung in-install natin na hard disk. Medyo malabo. So, ayan siya. Okay. Wala pa siyang laman. So, guys, successful ang ating pag-upgrade ng storage ng ating laptop. Pwede na nating i-close ang back panel ng ating laptop. So, shutdown na muna natin to. So, ibalik na natin siya sa dati. I-clip lang natin. Yan. Make sure na nakaklip mabuti ang ating back panel. Yan. Okay. Ibalik na natin ang ating mga screw. Okay, saka natin siya higpitan. Okay guys, hanggang hinihigpit na natin ang ating laptop, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa ating channel para sa mga ganitong video tutorial para lagi kayong updated. Okay, so ganun lang kadali. Pwede na natin siyang buksan para makita natin ang pinaka-output niya. So, ito na siya, guys. Ganun lang kadali. Okay, guys, panibagong kaalaman na naman tayo, mga bes. Kung may natutunan kayo sa ating video tutorial, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated. Ako nga pala si Best Bro. Maraming salamat.